magkakaroon ng epekto sa atin itong plebisito. Inihayag ni Mayor Lucilo Bayron kahapon sa flag ceremony sa City Hall na kasali ang Puerto Princesa sa darating na plebisito sa paghahati ng Palawan sa tatlong probinsya. Hindi para makaboto, kundi para maging canvassing ng plebisito. Para malinawan, ay nagpatawag ng pagpupulong ang legal team ng alkalde kasama ang Commission on Elections kahapon. Ayon kay City Administrator Arnel Pedrosa, nasa lungsod din ng opisina ng Provincial Prosecutor, Provincial COMELEC Supervisor at Provincial Treasurer na bumubuo ng Board of Canvassers. Kaya mas maigi umano na dito ganapin ang bilangan at deklarasyon sa plebisito. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung magiging venue ng canvassing o votes, pagbilang ng yes or no votes. No? Kailangan i-beef up yung security dahil ang tanggapan ng provincial treasurer ay nasa Kapitolyo at ang Kapitolyo ay nasa lungsod ng Puerto Princesa. Somehow, nagkaroon ng maliit na involvement yung lungsod ng Puerto Princesa dito sa plebisito sa pagdi-divide ng Palawan into 3 provinces. Binubuo na ng city government para sa contingency plan at ang paghingi ng karagdagang police force. Apektado rin ng gun ban at liquor ban sa election period ang Puerto Princesa. Magkakaroon ng gun ban and liquor ban, no? Siguro yung gun ban during the election period, which means siguro starting February 11 or days before that, no? Yung liquor ban naman ay maaring on the day or before the day of the election and until such time na ma-complete yung canvassing of votes. Ipapaalam naman sa lahat ng empleyado ng city government ngayong 8 ng Pebrero ang naging resulta ng pagpupulong. Paraan para maging handa umano ang lahat sa mangyayaring plebisito sa 13 ng Marso. JB Mamaid, Alpha News, Philippines.